Bangkay na nang muling makita ni Aling Glenda, ang anak na si JJ nitong Martes, matapos magpaalam na magsisimba noong Linggo. Doon din siya huling nakita ng kaibigan sa siksik ang simbahan. Pagkadikit niyo po sa may lalaki, yung phone po ng lalaki nalaglag po. Tapos, bigla po siyang hinawakan ng lalaki. Dinala po siya sa may pinakalabas lang po ng office ng Divine. Napagbintangan daw po na dinukot daw po yung cellphone. Sabi ng mga taga Divine Mercy Church, tinurn over nila si JJ sa barangay. Ang pagkakaalam ko, okay na po yung paalisin na siya. Umamin po siya na talagang siya po yung kumuha po talaga. May nakakita rin sa kanya sa barangay, Lunes ng umaga. Pinapakain nga nila yung kanina yung bata, ayaw kumain, iyak lang ng iyak. Ibinalik nila sa loob ng barangay, pero ang sabi nila, hindi daw nila pinasok. Pero sabi sa kanila ng barangay hall ng Santa Rosa 1, wala na roroon si JJ. Kasi hindi naman daw nag-complain yung komplainan, kaya hindi na, pinakawala na lang daw nila. Tapos ito na sabi nila, baka kanya inabangan daw ng komplainan kasi sabi niya nila sundalo daw. Martes naman ang mabalitaan raw nilang may natagpo ang bangkay sa may Santa Maria, Bulacan. Pero bago pa man nila makita ang bangkay, kinausap pa raw sila ni Cap. Tanta ka naman ako, bakit ako yung pera ng 19,000? May kasulatan. Yung kasulatan na nakalagay ron, walang media. Hindi doon nangyari. Ang bangkay sa anak nilang si JJ na may tama ng bala sa ulo at sa liit. Ito bali yung ano kami, itong kamay. Ito tama. Dalawang putok, manarinig yung mga tiga ron. May nakakita pa nga rin, kinakaladka daw pababa. Yung bata ayaw daw. Kaya nga yung paa niyan dito, dami sa pinili. Pero meron mo bang nakakita doon na sa pinili? May ayaw naman mag-anon, takot. Itinanggi naman ni Cap na para sa pananahimik ang inabot niyang pera. Ito kako sa 1,000. 5 sila eh. Wala naman sasakyan, magta-tricycle. Eh sabi, ikaw hindi pa kami kumakain. Ay ko, inang, dapat 1,000 tayo eh. Ito pa 1,000. Hinala ni Cap matapos pakawalan ng kanilang mga tanod. Sa tingin ko, tumira pa. Doon siguro na. Patuloy ang imbestigasyon. Ako si Oscar Oidang, inyong saksi.